Hello mga ka-good vibes, good evening po. Today is May 3, May 4 na po bukas. So, ilang tulog na lang po, election day na. So, paalala ulit sa mga kababayan natin na mag-iingat po kayo. And gawa po kayo ng listahan po ninyo para hindi ho kayo malito pagdating po ng election day. Alam na ninyo, dapat kabisado nyo na rin po yung mga napupusuan ninyong kandidato po ninyo. At syempre, pagkatapos po ng election, sana ho ay balik sa normal. Maging yung mga nakaalitan ho natin, ninyo, ay makipagbati po kayo. At kalimutan nyo kung ano man po yung mga nangyari before election. After election, dapat po ay sama-sama na ho ulit tayo, magkaisa. Kung hindi man pinalad ang inyong kandidato, ay makiisa na lang po tayo sa bagong administrasyon. Kung ano man po, sino man po ang susunod na administrasyon, sumunod po tayo sa ating pamahalaan, di ba? Sa batas. So, let's pray together na wala hong mangyaring mga kaguluhan dahil napakahirap na naman ho ng trabaho ng ating kapulisan pagka dumating ang mga pagkakataon na may gulo, may awayan, napakahirap po. Mas maganda pa rin yung tahimik, payapa. So, pag-pray po natin palagi niyan. Then, mga ka-good vibes, dito naman po sa ating page ay wala naman po ditong mga bashers. So, iwasan po natin yan kasi hindi ho maganda na ugali nating mga Pilipino maging basher. Hindi ho maganda yon, kahit na ho sa, basahin nyo ho sa Biblia, hindi ho magandang halimbawa yon na nang babash po tayo ng kapwa natin. Pagkat, maski ho tayo, personally, tayong lahat ay hindi ho perfecto. So, iwasan ho nating manakit ng damdamin ng ibang tao. Maging palakaibigan po tayo pagkat yan po ang nais ng Panginoon sa atin, yung maging mapagmahal tayo sa kapwa natin. Diba? Kung saan sinabi pa niya na love your enemy. So, ibig sabihin, kahit kaaway mo, kailangan minamahal mo. Ibig sabihin lang noon ng Diyos, ay huwag tayong makipag-away. Yun lamang pong ibig sabihin noon. So, yan, ano pa. Paalala na rin po sa pagpili ng butan ng kandidato ha. Ito, personal opinion ko lang ito. Kung boboto ka rin lang, ibigay mo na lang doon sa nararapat. Hindi dahil sa napasaya ka ng isang araw, napangiti ka ng isang linggo, ngunit alam mo naman na hindi pa sapat ang kakayahan nito, doon na lang ho tayo sa kahit hindi tayo kilala, kung alam na naman natin at kilala natin siya, na mayroon pong kapasidad o abilidad na magtrabaho ng tama, doon na lamang ho tayo. Huwag na natin pong isipin yung sarili lamang ho natin. Ang isipin natin ay yung para sa bansa. Kung alam natin na itong taong ito ay may ambag o may maiaambag o may magagawa para sa mas nakararami, doon na lang po tayo. Huwag na po na mga kandidato na alam natin na may kredibilidad, di ba? So, ano pa? Mga ka-good vibes, ano pang may advice ninyo sa nalalapit na halalan? Yun, sana ay... Although, kahit naman po ang choice nating mga tao, ang maluluklok pa rin dyan yung kalooban ng ating Panginoong Diyos, di ba? Lahat naman ng mauupo dyan ay niloob ng ating Panginoong Diyos. Marahil ay nakabase rin ako sa atin. Pagkat ito, atandaan niyo po ito. Hindi naman po lahat ng nalulukluk mula sa pinakamababang posisyon ay ano tawag ba doon? Nalulukluk para sa progreso. May ibang nalulukluk yan. Plano yan ng Diyos para bigyan ng leksyon ng isang bayan, isang bansa o yan. Di ba? Hindi lahat ng nalulukluk, maniwala kayo. Ito yung sarili kong opinion to ha. Ang Diyos, matalino ang Diyos. May mga pagkakataon na naglulukluk siya ng isang pinuno. Hindi lang para sa progresibong bayan. Naglulukluk siya ng pinuno para turuan ang isang bayan. Di ba? Nagpaparusa din ang Diyos. Minsan nilulukluk niya ang isang tao sa posisyon na ito upang parusahan ang mga pasaway. May ganun po talaga. So, naniniwala talaga ako na sa ulit-huli, Diyos pa rin ang nasusunod. Diyos pa rin ang may control sa lahat ng nangyayari dito. So, wala tayong magagawa pa kundi ang manalangin. Hilingin natin kung ano man po yung naisin natin. Hilingin natin sa ating Panginoong Diyos. Pagkat siya lang din po ang magbibigay niyan. So, yan mga ka-good vibes. Good evening and good night po. Tulog na ho tayo.